Yan. So, my name is Nell Sembrano. I'm an online entrepreneur. So, kung nag-follow kayo sa akin, alam nyo naman kung ano ang ginagawa ko. So, I'm more on focus on teaching people online. So, mas dun ko nakikita yung passion ko eh. Ayan. So, tonight, ang gusto kong ituro sa inyo, yung ano ba yung possible na nagbablock sa inyo, bakit hindi kayo nagtutuloy-tuloy dyan sa business na meron kayo. Sabi ko nga kanina, kung nanonood ka ng live broadcast na to or video na to, kung sa YouTube mo siya mapapanood, kung ano ka, kung nasa business ka na may business opportunity kang ino-offer or nasa direct selling ka or na marketer ka o online, may online business ka or online marketer ka or yung iba na nasa mga networking na company. So, I'm sure makakatulong tong ituturo sa inyo kasi possible na itong sasabihin ko yung talagang nagbablock kung bakit hindi ka nagiging successful dyan sa business na meron ka. Ayan, so ito, nalaman ko to last year. Nalaman ko tong ano na to, itong dahilan. So, possible, ang dahilan pala kung bakit hindi tayo nagtutuloy sa success natin sa business is yung belief. Yung belief natin dun sa ginagawa natin o yung belief natin dun sa company or yung sa product na meron tayo. So, simple lang siya. Diba? Simple lang siya. Yung belief lang. Pero bakit hindi ka, bakit ang laki ng impact niya? Ganito siya. Sabi ko nga parati sa inyo, pinakapundasyon, yan, nasa bahay na daw sila. Ang pinakapundasyon ng business, any business, is dapat meron kang right mental attitude. So, in ibang term, ito yung tinatawag ng mindset. So, any business, ang pinakapundasyon para maging successful ka dyan is dapat tama yung mindset mo. Kasi pag hindi tama yung mindset mo, for sure, lahat ng magiging susunod na steps mo, how you approach prospect, how you offer your business sa tao na gusto mong tulungan or gusto mong bigyan ng business is mamamali kung wala kang right mental attitude. So, magbibigay ako sa inyo ng kwento. Etong kwento na to, so I'm sure naman kayo is nandun kayo sa business na you want to help other people either in their finances or gusto mo magkaroon sila ng extra income. So I'm sure naman kasi kung nakikinig ka parati ng live ko, so I'm sure na-attract ka dun sa isa rin sa vision ko na more on helping people sa kung anumang aspeto anong aspeto man ng ginagawa nila sa ngayon. Okay, ito yung kwento. Yan. So, napakinggan na to ni Miss Maris kanina. Ayan, yung kwento na to, yung prospect mo, kunyari, yung kaibigan mo na gusto mong tulungan, nandito siya sa kabilang parte ng ilog. Nandito siya sa kabilang parte ng ilog. Ikaw, nandito ka sa kabila. So, katapat ka niya. So, ang humaharang sa inyo is ilog. Ilog yung umaharang sa inyo. So, nandito yung kaibigan mo na gusto mong tulungan. Siya, problemado siya. Wala siyang kulang yung sweldo niya. Hindi niya, nahihirapan siya. Paano niya mapapag-aral yung anak niya. Baon siya sa utang. Ang tagal-tagal bago niya ma-achieve yung mga pangarap niya. As in, talagang hindi niya alam kung paano niya gagawin yun. Kasi nga yung sweldo niya, talagang kapos, diba? So, talagang kulang. Alam mo yon kasi kaibigan mo siya, di ba? So, nakikita mo yon. So, ikaw, nandito ka sa kabila, gustong-gusto mo siyang matulungan gamit nung business na meron ka. Diba? Yung business na meron ka, gusto mo siyang tulungan kasi alam mo na makakatulong yun sa kanya. Okay? Kaya lang may harang yung ilog. Para madala mo siya dun sa place na meron ka. Yung sa place na bibigyan mo siya ng solusyon. Yung sa place na ginagawa mo sa ngayon na alam mong makakatulong sa kanya. Kailangan mo siyang magawa na ihatid dun sa kabilang parte ng ilog na kung saan nandun ka. Okay? Ayan. So, hi Malu. Hi Irvin. Yan, nanonood daw siya. So, ang tanging paraan para yung kaibigan mo mapunta dun sa kung saan ka nandun sa kabila, kailangan niyang sumakay ng bangka. Kailangan niyang sumakay ng bangka. Kaya lang, yung bangka na yon, nasasakyan niya, may bayad. Diba? May bayad. So, yung bayad na yon, yun yung tinatawag natin na yung puhunan niya para
para makapag-start siya ng business na ino-offer mo. Or yung puhunan niya para makapag-enroll siya or makapag-register siya dyan sa business na meron ka. Kaya lang, itong kaibigan mo na to, dahil nga kapos siya sa pera, kapos siya, as in talagang wala talaga. So, di ba? So, parang pero, ang ikaw, ang dapat ang mindset mo, kung ikaw ay talagang seryoso dyan sa business na ginagawa mo, ang tanging paraan lang para mapapunta siya dun sa ano mo, pwesto mo, kailangan niyang magbayad at kailangan niyang sumakay dun para matulungan mo siya. So, ano ibig sabihin nun? Dapat, yung mindset mo, ipaintindi mo sa kanya na hindi mo siya matutulungan hanggat hindi siya gagawa ng aksyon. Hanggat hindi siya maghahanap ng paraan, hanggang hindi siya maghahanap ng pampuhunan niya para gawin niya yung business. So, that's the only way para matulungan mo siya. Dapat ang mindset mo, yung solusyon na meron ka, yun yung makakapagbago ng buhay niya. So, paano, ano ba yung connection nun dun sa sinasabi ko na pwedeng ito yung makapag-block sa success mo? Kasi baka ikaw, bago ka sa business or matagal ka na dyan, pero baka hanggang ngayon, yung mindset mo pa rin, iniisip mo na, ayokong i-share to sa mga kaibigan ko, ayokong i-share to sa mga kamag-anak ko, kasi baka mamaya, iisipin nila na, baka isipin nila na kokolektahan ko lang sila ng pera, 'di ba? Or iisipin nila baka ang tingin nila sa akin is parang kikitaan ko sila. So kung meron kang negative thinking about dun sa ginagawa mo, 'di ba? About dun sa pag-offer mo sa kanya ng business opportunity, kung may negative thinking ka nun, yun na yung umpisa na nagbablock. Kasi hindi mo siya magagawa ng ano, hindi mo siya magagawa na mas enjoyable, hindi mo mas magagawa na mas magaan sa feeling mo. Kasi dun pa lang sa umpisa, may negative thinking ka na. Diba? So, dapat ang mindset mo dun is, yung okay lang na talagang maglabas siya ng pera doon kasi alam mo na yun ang makakatulong sa kanya sa sitwasyon niya sa ngayon. Kasi aminin naman na natin, di ba? Lahat naman ng business na papasukin mo, kailangan mo talagang maglabas dyan ng puhunan. So, hindi pwedeng wala silang gawin, di ba? So, yun. So, yun yung nagbablock sa atin, yung mindset. Kasi marami akong ganyan. Marami akong na-train na mga members ko sa business ko, sa financial services, di ba? So, sila, ang iniisip nila, natatakot silang i-share siya or i-offer siya sa mga kakilala nila. Kasi nga, iniisip nila na baka ang thinking nung kaibigan nila or kakilala nila is peperahan lang siya or kikitaan lang siya or kukomisyonan lang siya. Dapat ang mindset mo hindi ganun. Kasi kapag change mo yung mindset mo, kapag ang mindset mo is para makatulong sa kanya, so talagang magiging ano ka, magiging mas madali mong gawin yung business. So wala kasing block, 'di ba? Yung kasi minsan kapag may mga tao kasi na marinig lang yung recruiting, di ba, yung mga ganyan. So, iniisip na nila, ay, naku, networking yan, or anong company yan, di ba, kasi i-recruit ka. In any business, you recruit people, di ba? Sa company, nag-recruit sila ng mga tao, di ba, na para mag-work sa kanila, yun, di ba? So, sa police, di ba, nag-recruit sila, di ba, saan man, nag-recruit sila. So, nagkaroon lang ng wrong mindset about dun sa term na yun. Kasi, ayun nga, may mga kasi unprofessional na mga tao na nagnegosyo na nagagamit nila yon sa pangit na paraan. So, siguro nadamay yung mga legal na mga business na wala namang mali doon. Diba? Walang mali dun sa term na yun. So, ano lang, kailangan lang din ipakita natin sa mga lahat ng gusto nating tulungan is dapat professional na paraan. Huwag natin dadaanin sa unprofessional. So, huwag natin sila yung parang kukulitin sila or huwag natin silang pipilitin, huwag tayo maging pushy. Dapat yung mindset natin, yung attitude natin, more on consultant. We're just here to help them. And then, kung ayon man nila, edi okay lang. So, talagang yung mental attitude yung pinaka-importante. Kasi kapag ang mindset mo is, nandun ka, sa pushy ka, so, ang magiging approach mo nun, desperate ang magiging approach mo. So, parang lahat, pinipilit mo siya kasi
kailangan mo kumita, 'di ba? So dapat ang ano mo, ang mindset mo, hindi ka desperado. 'Di ba? Para hindi sila lalayo sa iyo, hindi mo sila kailangan habulin, hindi mo sila kailangan pilitin. So whether mag-join sila or hindi, so okay lang, 'di ba? Kung mag-join sila sa business mo, kung bumili sila ng product na ino-offer mo, good, 'di ba? Tutulungan mo sila. Pero kung hindi, edi okay lang, at least na ano mo, naturuan mo sila. Kung hindi man sa iyo kumuha, kung hindi man sa'yo mag-invest, kung hindi man sa'yo mag-join sa business, okay lang. At least nagawa mo yung part mo na matulungan siya. Yung mentality mo nun, may abundance mentality ka. Kasi alam mo na marami pang tao dyan ang mas deserving sa oras mo. Diba? Yun. So, yun lang. Marami ba kayo natutunan? Yun ang actually yung gusto kong i-share sa inyo. Yung tandaan nyo lang yung kwento nung sa ilog. Para matanggal nyo yung negative thinking about sa kung ano man yung business na ino-offer nyo. So, ang solution lang doon, kailangan niyang maglabas ng pera para madala mo siya doon sa place kung nasaan ka. Kasi doon mo lang siya matutulungan. Diba? Doon mo lang siya matutulungan kapag nag-take na siya ng action na maging part ng business na meron ka. And wala naman akong doubt kung ano man yung business na meron ka. So, as to legality, as to product, the best yan, diba? So, wala akong doubt dyan. Basta make sure lang, syempre, na legal yung business na yan na meron ka. Kasi kung hindi legal, so yun. So, ingat ka rin, diba? Kasi dinadamay mo yung maraming tao. Ayan. So, wala tayong ano doon. Wala tayong issue about kung ano man business yan. Pero, dapat, ano kay, yung thinking mo about dun sa recruiting or selling, tanggalin mo yun. Kasi halos lahat ng successful people, diba, they are good at selling. Nandun, yun yung mga nagiging ano eh, successful na mga businessman, magaling sila dun sa selling, marketing, diba? Tanggalin mo any negative na ano dun, na thinking about dun sa ano na yun, sa activity na yun. Kasi that's the only way that you can help that person, 'di ba, na mabentahan mo siya or mapa-join mo siya sa business mo. Nag-agree ba kayo, 'di ba? So kung meron kayong any negative thinking about 'yun, 'yun yung kailangan niyo tanggalin kasi 'yun yung nagba-block sa success niyo sa business niyo. 'Di ba? So kailangan niyo embrace kung ano man yung business na meron kayo, kailangan niyo yung belief niyo at taasan niyo 'yan. Dapat mas mataas yung belief niyo. Paano niyo magagawang magkaroon kayo ng belief diyan sa business na meron kayo? Syempre, you have to acquire skills, you have to acquire knowledge, pag-aralan niyo maigi, tapos para maging confident kayo. Kasi kapag alam niyo naman na tama yung mission niyan, tama yung vision niyan, maganda yung product na ino-offer niyo, alam niyo na makakatulong siya sa tao, tataas yung belief niyo talaga at magiging confident kayo. 'Di ba? Ayun. So, yun yung nagbablock sa inyo. And marami akong kilala na mga ganyan. Kaya, hindi sila nagiging successful sa ganitong business. Yung mga, hindi siya traditional na business. And marami nagiging successful dyan. Diba? So, yan yung mga nagiging dahilan kung bakit hindi sila nagiging successful. Diba? So, yung thinking nila about dun sa business na yun, walang masama dun. Kasi marami ng taong natulungan ng mga ganyang tulad na business. Yung mga business opportunity, direct selling, mga marketer, diba? So, in a professional way mo lang siya gagawin talaga para hindi magmukhang cheap yung business na ino-offer mo. Diba? Yun. Okay? Nagets ba? May nakuha ba ngayon tonight? Ayan, so ang dami nag-join, ha? More than 10 yung nag-join. Okay. Do you have any question? Ayan, kung sa tingin niyo maganda tong topic na to, kung na enlighten kayo dito, so pwede niyo i-share yung video na to para mas marami ang matuto, marami ang ma-enlighten, 'di ba? Marami ang ma-inspire, 'di ba, doon sa mapapakinggan nila. At baka ito na yung siguro mapapaisip sila na oo nga, no, parang ito yung kulang kung bakit ako hanggang ngayon is hindi ko pa na-achieve yung goal ko dito sa ginagawa ko. 'Di ba? Yun. So
Yan. And kung gusto yung makareceive ng daily na email from me, so you can subscribe sa website na nandyan sa, ano, sa video. So, makikita nyo dyan. So, subscribe lang kayo dyan. And yun lang. Kung wala naman kayong question, ayan, so let's just end this live broadcast. Ayan, thank you kay Tita Mel, kay Beth, yan, kay Irvin, di ba, from ano pa yan? San pa siya? UK, yon, UK. Ayan, si Miss Malu. Yan, ganda daw, yan. Maraming salamat. Yan, maraming salamat sa parating nagsosubscribe. Nagpapasalamat ako sa mga laging nagme-message sa akin na na-inspire daw sila. And maraming silang natututunan sa video ko. So, kayo yung dahilan din kung bakit patuloy ko itong ginagawa. Kasi I want to help more people na ano na maging expert pagdating sa online, kasi I know na the trend is in the internet na. So talagang mas maganda na mas advanced tayo sa iba, and actually marami na ngang gumagawa nito, and gusto kong yung vision ko talaga is marami akong maturuan ng mga online students na maging expert sila sa online marketing para mas mag-grow pa yung business nila, 'di ba? Kasi it's the only way lang din kasi na maturuan natin yung nasa ibang lugar. Kasi hindi naman tayo pwedeng pumunta sa place nila, 'di ba? Yan. So, ayun. So, yun lang. Yan, see you soon. Kailan bang uwi niyo dito sa Pilipinas? So, sige. Ayan, maraming salamat. Bye-bye and happy weekend. Sana na tayo magkikita sa Monday. Bye. Thank you.